What's up mga pork chop? Isang magandang umaga sa ating lahat. 31st ng December, bukas mag New Year na. So, marami kasing kalat yung bahay. So, pilitin nating maglinis ng konti. Tapos, marami kaming buti ng mineral water, which is pwede natin ibalik sa ano, sa recycle station. Tapos 10 cents every single bottle. Ito 10 cents to. Pwede siyang i-recycle. Kaya ito marami na. Ano natin, ibabalik natin to, tapos pupunta tayo ng Meat City kung saan pwede tayong makabili ng preskong isda, preskong karne. Nakalagay na yung ano natin guys, yung isa sa uling mga buti na sa likod. Alin? Ano ta, sa uling buti. Yan o. Nagkatambak sa likod kasi hindi kasi siya. Tapos yung isang bag, dalawang bag kasi nasa ano siya, sa trunk. Nasa trunk siya nakalagay. So yan, sa uli natin yung buti. Ngayon. In English ako lang nasawa ko ah. Nagalog naman yung vlog. Ayos yung drawa ko. So ito yung usual na dinadaanan. Ito yung usual namin na dinadaanan. Kung pupunta kami ng city, pupunta kami ng Costco, pupunta sa airport. Pero ngayon mayroong binuksan na daan eh. Mas madaling daan kaya doon na kami sa kabila. Pero dahil pupunta tayo ng recycle station, dito tayo dadaan. Ayan. Medyo may mga puno pa siya dito kaya presko yung hangin dito banda. Mga ano kasi tayo eh, mga 25 to 30 minutes depende kung gaano kakalakas magmaneho papuntang city. Ganun, 25 to 30 minutes. Kung nagmamaneho na kayo sa Pilipinas guys, mas madali na dito. Mas madaling matuto dito sa Australia kasi ano sila, hindi sila, anong tawag noon, hindi sila yung barabarang magmaneho. Talagang karamihan sa kanila sumusunod ng road rules. Di gaya doon sa atin na lalo na yung mga public utility na sasakyan, hinto na lang kahit sa saan-saan. Minsan biglang huminto sa harapan mo, tapos nagka-counter. Dito hindi, kailangang sumusunod ka ng rules and regulation. Yung kita natin sa mga buti guys, ipambili natin ng ingredients sa pagluluto ng isda. Uy, nandun lang pala. Nagpas tayo. Ay, ikot lang tayo. Vera. Na ano ako na. Na... Oh, na-distract ako sa videographer ko. Medyo maraming nagsasahuli yata ng buti kasi Christmas tapos New Year, maraming nagiinuman. So ito na guys yung sasahuli namin, no? Dalawang malaking bag. Medyo marami-rami na to, na siguro mga 25 bucks. So ito yung ano, yan yung recycle station, may nakalagay na return it. Yun sign na yan. Mga plastic container, mga buti, pero may mga buti din ng hindi pwedeng ano, may mga plastic din na hindi pwedeng ibalik yan. Tapos pinapatanggal yung takip kasi ibang grade na yung takip eh, hindi pwedeng i-recycle, lalo na dito sa plastic container na to, pinapatanggal. Sobrang dami ko yung nagsuguli ng ano yun, yung buti. Ang haba ng pila yun ah. Pagpapalipin.
So natapos din guys yung pagsauli namin ng mga bote. Tapos inabot lang kami ng 26 bucks. Yan, empty na. So ngayon pupunta na kami sa Meat City para mamalingki. Tapos yun, maglulutos si Karen ng paksiw na ala Batangas style. Kahit sa taga Pampanga siya, mag-experiment siya. So nandito na kami guys sa market na saan mabili ng mura dito, banda sa north side. Yan o, Dixon Road Market. Dito tayo makakabili ng mura. May $1 na kami. Kuha tayo ng ano, trolley. May nakilala pa akong mga Bisaya dito. Ito, taga Bohol. Sa taga Cebu. Ito, ang liit talaga ang mundo. Hindi, may YouTube channel ako. Yan. Eh, dito lang kami nakita sa ano, sa market. So naghahanap kami ng tulingan ngayon. Wala pa kami nakita. Ngayon mga preskong isda. Medyo naubusan kasi maraming namamalingki. May wala eh. Baka dito may mga frozen. Yan. Wala din. Subukan natin umikot ulit. Nang tulingan na buo kaya ito na lang yung binili namin, no? Yung tuna na hiwa. Tingnan natin kung parehas lang ba yung lasa. So, yan na yung binili. Kasi pilo lang natin. So, yun nga, nakabili na kami ng tuna pero slice na, walang buo. Tapos after nito, nilipat kami sa kabila kasi may Asian store. Ang bihira guys, umambun pa. Umambun. Hindi naasahan sa init ng panahon, may ambon, bigla. Yan o, basa po yung daan. So ngayon guys, lilipat tayo sa kabila. May Asian store doon, ang pangalan ay High Mart. Tapos mayroong mga Filipino product yan sa kabila na yan, kaya puntahan natin. Tara. So guys, nandito na tayo sa Asian supermarket. Pero ang the best talaga na Asian store talaga na magandang puntahan, yung Tito Rolly store, nandyan sa 184 Carcel Grove Avenue, Fitzgibbon. Diyan, Filipino store yan. Tito Rolly's Filipino store. Kompleto yung mga binibinta nila na mga Filipino product. Tsaka, dito na kami sa Asian kasi dito kami nagawi sa may ano, sa may Dixon eh. Harap lang niya. Balak sana namin pumunta doon pero medyo layo-layo na rin. Kaya siguro next time punta kami doon. Galing lang kami nung nakaraang araw eh. After nito, pupuntahan ko yung Australia Post kasi may regalo ako sa asawa ko sa New Year. Tapos, hindi niya alam na may nabili ako regalo niya sa New Year kasi nung Christmas, binigyan ko na siya eh. Pero meron din sa New Year. So tara, kunin na natin. Ito na ako sa Australia Post. Yes. Kukunin ko lang yung regalo ko sa asawa ko. Claim natin siya. So guys, balutin muna natin yung regalo. Habang wala siya dito, umalis. Wala na.
barabara na lang ito na nabalot kasi hindi ako marunong. Bilisan natin kasi baka mabutan tayo. Dito natin lagay. Ayan. Pagdating niya, ilagay natin. Ayan. Yan na siya, guys. Oh, ayos. Di ba? Ayos na. Parang bilis. Oh. Parang ano lang. So, guys, bigay na natin yung regalo niya. So, Happy New Year! Yan. Buksan mo regalo ko sa'yo yan. Kasi, ano na yung ano, yung regalo ko sa Christmas. Tapos yan naman sa New Year. Oo. So, saan na yung regalo ko? Regalo. Oo. Regalo niya. Wow! Dami niya may regalo. Ay, hindi pa naman may regalo niya. Wow! Hindi mo rin din, binibigyan pa ng regalo. Ano kaya ang laman yan? Hulaan mo, anong laman? Ha? Hawking na. Nagkalat ka! Parang kang bata! Ano ako kain? Marshmallow yan, marshmallow! Kain ko muna! Oh, sige, kain na ako! Ikaw, ikaw lang! Ikaw! Ikaw! Masama ka! Wala! Ikaw maglinis pagkatapos ha! Bakit? Ikaw na binigyan ang regalo, tapos ako mapalinisin! Ayos ka! Ano kaya yan? Tiling, tiling! Wow! Ano kaya yan? Wow! 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 Ano kaya yan? Parang hindi yata yan ang laman eh. Wow! Brand new! Wow! Wow! Ang galing ah!
Oh, brand new. Meron na ng mixer. Ha? Meron na ng mixer niya. Nung Christmas kasi, binigyan ko siya nito. Tapos binilhanan niya ng cover. Yan. Ito, yan yung binigay ko sa kanya. Yan. KitchenAid na ano, na mixer, artisan mixer. Tapos binilhan niya ng ano, ng cover. Hindi daw maalikabukan. Tapos, yung kaya ko siya binilhan ng kettle. Kasi ito may mga ano na, mga rust na. Tapos, yung pagkakalam ko kasi pag luma na yung kettle, malakas nang mag-consume ng ano na yun, ng wattage. Ito kasi nasa mga 1,850 to 2,200 watts ang consume. Tapos yun kasi nasa mga 1,000 lang mahigit. Kaya makakatipid tayo sa kurente. Tapos ang magkakalam ko kasi sa mga sabi ng mga electrician, pag luma na yung mga appliances, malakas ang ano, malakas yung consume ng watts. Oh, unboxing siya ng ano niya, ng bagong regalo niya, oh. Hindi ko yung nag-unbox ng sandwich ko. Ano, nag-unbox ito, oh. Ang galing niya, oh.